mahilig mag-selfie, lalo na kung ganyan yung tsura, diba? Hindi naman yung ka-selfie-selfie, tsaka hindi nakaka-selfie. So, at least, yan, makatotohanan. So, okay na din yan. Pinakita ko na lang din sa inyo para, diba, makita nyo yung before. Hi, guys! It's me again, Pearl, and welcome back to my channel. So, today's video is all about my honest review dito sa skincare product ng Beauty Derm na trinay ko 1 month ago. So, I will be discussing also the pros and cons of each product included in this travel set. Sa video ng to, sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga naging experience ko sa product na to. So, if you want to know more how this skincare product works on my skin, please keep on watching this video. Baby, I'm just gonna shake, 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 shake. Nung first video ko about Beauty Derm, please make sure guys na napanood nyo na kasi doon ko explain yung kung ano ba tong product na ito at kung paano siya gamitin. Nalagay ko na lang yung link ng first video ko about this product sa description box below para mapanood din yung mga hindi pa nakapanood. Guys, disclaimer lang, I'm not a professional sa skincare products and I'm not a dermatologist. So, hindi ako expert sa pagre-recommend ng mga beauty products na perfect sa skin nyo. So, iba-iba tayo ng skin type. Kaya, hindi ibig sabihin na nag-work sa akin ay mag-work din sa inyo. Before we start, ipapakita ko muna sa inyo na mabilisan kung paano ko nilalagay yung mga skincare products sa gabi. So, please watch. Ayan. So, ganyan siya guys. Pag bagong hilamos ka ng papin, so, ganyan yung itsula ng face ko. Wala pa ako nilalagay dyan na kahit anong cream. So, yan. Guys, ganun ko siya ginagamit. So, start na natin yung review. First product na discuss natin is yung Papain Soap. So, yung Papain Soap ng Beauty Derm is mild lang siya. Maganda siya sa face, unlike any other papaya soap na matapang. So, itong Papain Soap, hindi siya ganun katapang. Pati yung amoy niya, mild lang din. And then, yung cons niya is, ano, hindi dapat siya binababad sa face ng matagal. Kasi pag binabad mo siya sa face ng matagal, makakaramdam ka ng skin peeling or yung paghahapdi. So, dapat hindi siya binababad sa face ng matagal. Ano lang talaga, hugas lang and then panlawan mo na siya. So, next naman natin itong Day and Night Toner ni Beauty Derm. So, as I mentioned sa first video ko, kung napanood nyo, ito yung binabanggit ko na mahapdi sa face kasi nga meron siyang micro-peeling effect. So, ayun, sa first 2 weeks ko siyang ginamit, nag-peel naman yung ibang part ng mukha ko. So, dito lang, sa may ilong, and then dito, sa may mga sa jawline, and then dito sa may talukap ng mata ko. Actually, dyan lang, after nung ano, okay naman na, hindi na siya nag-peel. At saka isa pang pros nito is tipid siyang gamitin, guys. So, yun. Tapos yung cons naman niya, hindi ko lang nalaman na hindi pala dapat siya nirarab sa face kasi actually pag ako nagamit ng toner, ginaganon, kasi parang malinisan din. Pero dapat daw pala, ginaganyan lang siya, i-ano mo lang siya, basta ginaganyan-ganyan lang siya sa face para hindi pala masugat yung mukha natin. So yun pala yung effect nung kaya pala minsan, lalo pag natatamaan yung mga pimples, sumahapdi yan kasi nga diba nirarab natin. So dapat pala hindi siya nirarab sa face para hindi siya umapdi. So yun. So, dito naman tayo sa Night Cream 1. So, yung pros nitong Night Cream 1 is nakakaputi talaga siya, guys, ng face. Maputi yung face ko, pero iba yung puti na effect niya sa akin. Parang feeling ko may glow siya. Ewan ko sa iba, pero ito yung napansin ko sa kanya. Yung whitening effect niya is hindi lang basta puti. So, meron siyang glow. Cons naman niya, when it comes to my pimple marks, so, hindi pa niya totally na-lighten, guys. Kasi actually, 2 weeks lang yan. 2 weeks pa lang yan. So, it takes time naman. Hindi naman agad-agad malalighten niya. Pero feeling ko nag-lighten na siya. Maalala niyo dun sa ano, sa unang vlog ko, meron na kasi itong pimple na to. Tapos, hindi siya mawawala-wala. Kaya, pinagkot ko siya, guys, paano natanggal yung laman sa loob. So, yan, kaya nagkaroon siya ng pimple mark. Mga 2 weeks ago lang yan. So, papakita ko yung picture, tsaka yung clip na yon ng dun sa first video ko na meron talaga yung pimple na yan. So, ayun. Pero, hindi ko nire-recommend sa inyo na kutkutin nyo, guys, yung mga pimples nyo. Dapat mag-seek pa rin kayo ng assistance sa mga nag-facial or sa dermatologist. Kasi, baka lalong lumala, lalong lumaki. Pero ako kasi ginagawa ko na yung tabi pag hindi na ako makapunta sa ano sa nagpo-facial. So, isa pa pala guys regarding dito sa Night Cream 1. Dapat pag naglagay ng Night Cream 1 since whitening siya sa face, tsaka kasama yung leeg. Pero lately ko lang siya
ginawa kasi nga ang mahal nitong product na to. Tapos lalagay mo lang din dito sa likod. So, sabi ko wag muna, pero kasi naisip ko baka nga naman maputi yung mukha ko tapos yung leeg ko hindi papantay. So yeah, ginawa ko na siya, nilagyan ko na rin yung leeg ko mga 2 days ago lang. 'Di ba? Tipid ko. Tinitipid ko talaga. Then yung night cream to naman, guys. So yung night cream to naman ng pros nito is madali siyang i-spread sa face. So maganda siya kasi moisturizer to eh, pero hindi ka mahihirapan kasi pagkalagay mo, pag nakalat mo na siya sa face mo, tuyo na siya agad. So, hindi ka makakaramdam ng lagkit. Ayun. Yung cons naman itong night cream 2 is feeling ko mas nakaka-moisturize yung night cream 1. Since ito kasi gel type siya, so madali nga siyang ma-absorb ng face. Kaya feeling ko mas nakaka-moisturize yung 1. So, last is itong night cream 3. So, ito yung pinakalas na cream na nilalagay sa face kapag gabi. So, ang pros nito, since anti-aging siya, for anti-aging, feeling ko ito yung nakakadagdag ng glass skin effect sa face natin kasi it improves elasticity. So, yun, nabibinat niya. Tsaka nakakatanggal siya ng fine lines dyan. Feeling ko nag-improve naman yung mga dito ko ba. So, yan. So guys, yun yung review ko sa each product na included dito sa travel set ng Beauty Derm. Pagpasensya nyo na yung mga pictures kasi wala talaga akong nakuhang magandang picture nung time na bago ako gumamit ng Beauty Derm. Talaga akong mahiling mag-selfie, lalo na kung ganyan yung itsura ko. Hindi naman yan ka-selfie-selfie, tsaka hindi nakakatuwa. So yan, kinuha ko lang yan sa messenger, mga sinsend ko sa boyfriend ko. Kaya tingin yan nakawaki din ako. Pero at least, yan, makatotohanan. So okay na din yan, pinakita ko na lang din sa inyo para... Diba? Makita nyo yung before, tsaka yung after. So, overall, yung pros nito is masasabi ko talaga na guys, effective yung product na to. Tsaka, feeling ko na-achieve ko naman yung gusto kong ma-achieve eh. Yung glow, tsaka yung konti lang. Feeling ko, okay naman siya may glass skin effect naman siya. Kahit na meron pa akong pimple marks dito, tsaka dito tatlo. Yung overall niya is maganda talaga siya tingnan mo. Kumikinta-kinta. Pero hindi siya oily. Guys, hindi siya oily. Kala nyo lang oily, pero makintab lang talaga siya. So, yun. Okay to. And then, yung cons naman ito is, guys, ito talaga yun. Mahal talaga siya. Beshi mahal. Kasi 952 per set. So, ako talaga tinitipid ko siya. Hindi ko alam kung yung effect ba nitong sa mukha ko is mukha bang tinipid. Char. Pero maganda. Maganda yung product. So, yun lang. Mahal siya. Feeling ko meron naman mga product na mas mura na ganito rin yung effect sa face ng iba, pero hindi siya Beauty Derm. Yun nga lang, hahanapin mo talaga kung ano yung product na mahihiyang ng face mo. So ako, trinay ko to. First time ko nag-try yung skincare product. Okay itong Beauty Derm. So, itutuloy ko pa siyang gamitin. I highly recommend this product! Diba ang cleanness? So kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like this video and click the subscribe button. Thank you for watching, guys! Bye-bye!